Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kakayayang dira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kakayakayang dira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipinalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo, ang oo ngayon, ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo, ay hindi oo ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya ay nananatiling oo sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amin sa ikalulwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Tinataka niya kami at pinagkalooban ang Kanyang Espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang Kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa lingkod mo at
pagpalain mo ako. Lubos akong umahanga sa bigay mong mga turo. Iyay aking iingat at susundin ng buong puso. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan. Namatamuya ang aking minimithing kautusan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kahabagan. Ngayon ako ay lingunin. At sa mga taong tapat, iparis mo ang pagtingin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa ngayon, sa pangako mo, huwag mo akong babayaan. Mahulog sa gawang lisya at ugaling mahalay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain. At ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa Ebanghelyo ho natin ngayon ay si Jesus ay pinapaalalahanan tayo bilang mga Kristiyano na tayo po ay asin at ilaw. Ano ho ba ang ginagawa ng asin? Sa mga nagluluto ho, no, ang asin ay nagbibigay lasa. Ang ilaw po ay nagbibigay liwanag. Kaya maganda po sa atin bilang mga Kristiyano na tayo po ang nagdadala ng lasa sa pamayanan. Tayo po ang nagdadala ng liwanag sa pamayanan, sa ating pamilya,
Kung saan tayo nagpupunta, ang dala natin ay magandang lasa at liwanag. Hindi tayo nagdadala ng kadiliman at kapaitan sa kapwa natin. Mahirap naman ho kung ang isang Kristiyano, ang dala niya sa pamayanan, ang dala niya sa mga nakakausap niya, ay bitterness. Wala akong gustong lumapit sa taong bitter. Hindi ho ba? Kaya ho, maintindihan ko minsan ng mga bata, no? Ayaw ho ng ampalaya. Mapait ang lasa. Kaya ho, pag gusto ng nanay pakainin ng anak ng ampalaya, ano ginagawa ho minsan? Sinasabaw ho sa ketchup para makain ho ng bata. Lalo na pa nagagalit na ang nanay. At sinabihan ng walang tatayo hanggat hindi nauubos ang ampalaya. Sa buhay Kristiyano, wala din namang gusto sa may isang Kristiyanong bitter. Ang nais sa isang Kristiyano, yung tao magdadala at mag-aalsa. Magbibigay lasa. Nagbibigay pag-asa sa kapwa niya. Sa panahon ng kadiliman, ang Kristiyano ay nagdadala ng liwanag para makita ang lahat ng bagay. Nagbibigay liwanag ng pag-asa. Hindi ba pag madilim, nakakatakot ho kung minsan? Dumaan ka ho sa iskinita, kahit doon ka na nakatira. Pag madilim, umiiwas ka. Sinasabi mo na lang, ay, ayokong dumaan dito. Doon na lang ako sa kabila, maliwanag doon. Nakakatakot dumaan dito, madilim. Baka mamaya may bumulong sa akin ng hold up to. Ang liwanag ho ay nagbibigay seguridad at pag-asa sa kapwa. Pero sa atin ho mga Kristiyano, ano ang lasa at ilaw na ating nais ibigay? Ang lasa ng pag-ibig at ang liwanag ho ni Kristo. Yun po ang ibibigay natin sa mundo. Yun po yung ibibigay natin sa ating mga nakakadaupang palad at nakakasama. Ang lasa ng pag-ibig at liwanag ni Kristo. Hindi kasi, sana hindi tayo yung maging sentro ng ating pamumuhay. Kundi ang sentro ng pamumuhay natin ay si Jesus ho mismo. At malalaman ho ng buong mundo na tayo ay mga alagad ng Poong Jesus Nazareno sa ating pag-ibig. Sa ating pagmamahalan at pagmamalasakit sa iba, malalaman ng buong mundo na tayo ay mga alagad ni Kristo. Sabi niya ho yan sa Ebanghelyo ni San Juan. Kaya po ang dala natin ay hindi kapaitan, kundi ang lasa ng pag-ibig. Hindi ba ang taong mapait at bitter, parang galit sa mundo? At ang taong dala ang lasa ng pag-ibig, laging may nakikitang pag-asa sa kahit anumang pangyayari. Marunong iunat ang kamay sa kapwa niya para magmalasakit. Kaya po magandang baon sa atin ito sa pagdiriwang din po natin ng kapistahan ni San Antonio na pinapakiitala at dinadala tayo sa kanya mga aral at turo palapit kay Kristo. Kadalasan ho kasi ang iniisip, pag nagdadasal ho kay San Antonio, may nawawalang bagay. Kaya nagdadasal kay San Antonio. Pero unang-una ho sa lahat, nagdadasal kay San Antonio sa kanyang pamamagitan para ipakilala at iaakay tayo palapit kay Kristo. Kaya ho, sa kanyang imahe at larawan, hawak po niya ang batang Jesus. Ang batang Jesus na kanyang ipinahayag, sinulat at itinuro, inakay ang mga nakikinig sa kanya palapit kay Jesus. Kaya tayo din ay iniimbitahan ni San Antonio na lumapit kay Jesus. Lumapit sa kanyang kabutihan at higit sa lahat, sumunod sa kanyang yapa na magdala
ng asin ng pagmamahal at tayo po ay magningning ng liwanag niya sa mundo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, ang Ama ng Liwanag, upang maging tapat tayo sa ating misyon na maging ilaw at asin ng sanlibutan. Ang ating itugon, Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang simbahan naway ipakita ang kapangyarihan at ningning ng Espiritu sa lahat ng naghahangad ng katotohanan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga lalaki at babae na pinagkatiwalaang magpasya para sa ikauunlad ng mga tao, naway maliwanagan ng kinang ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Tayo na tinatawag na maging asin at liwanag ng sanlibutan, naway maging daluyan ng pag-asa at ginhawa ng ating kapwa-tao. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, mga may alalahanin, at mga sawing puso, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway sikatan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Panginoong Diyos, habang ipinapanalangin namin ang aming kapwa, hinihiling namin na tulungan mo kaming magliwanag sa kanilang paningin, nang sa gayon kanilang purihin ang iyong kabutihan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa'yo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, amin ng kaming mga gumaganap sa paghahain ito, ay puspusin nawa ng kaloob ng Espiritu Santo na kaliwanagan ng pananampalatayang lubusang sumikat kay San Antonio,
para sa kadakilaan mo ay mahayag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy pa magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Umuli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Liwanag ng aming puso.
sa amin manahan ka. Ang init ng iyong biyaya sa amin ipadama. Patnubay ng mahirap, o aming pag-asa't gabay sa aming saya at hapis. Tanglaw kang kaaya-aya. Liwanag ng kaaliwan sa amin tumalaw ka. Kalinga mo ang takburan noong unang una pa. Pawiin ng aming pagod ang pasani pag-aanin. Minamahal kong kandungan, sa hapis kami hanguhin. Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 7 years old pababa, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Saint Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, records staff ng parokya para sa mga detalye. Ang huling pagpatala ay sa Biyernes, June 16, 2023. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng Nobina Misa para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista ay sa darating na June 15 hanggang June 23 sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Ang simula ng Nobina ay sa ganap na alas 11:45 ng umaga at susundan na ito ng misa. June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo, at ang ating Piyesta Mas ay sa ganap na ika alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunian Jose Cardinal Advincula Didi, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organisasyon, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ikalasingko ng hapon.
Ang lahat po ay inanyayan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin na pagbunsod ng pangaral ni San Antonio upang mamalagi nawang tumatanaw ng utang na loob sa kinamtan naming iyong mga idinulot sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malyo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.